Test mic. 1, 2, test mic. Test mic. Hello po, hello. Pacheck lang po ang audio natin before we start. Share ko lang po sa ating community. Natin ang brand. Ay, may nag-comment. Hello po, ma'am Anilin. Good PM po. Hello po. Share ko lang po ito sa ating community. Ha? Wait lang po. Ito po pala yung mga ating re-reviewin. So, kung wala po sa listahan dyan, comment lang po. Share ko lang po ha. Copy. Tayo sa YouTube. Po, share ko lang to. Pa, share ko lang. Lang po ma'am. Hello po sa mga nakikinig. Share ko lang po ito sa ating community para mas marami pong makapanood. Hello po, maayos po ba yung audio? Naririnig po ba? Nila po, check ko lang. DMW and Nickel. Wait lang po, mama. Check natin. DMW and Nickel. Oo, wala pa yata si DMW and Nickel. Add po natin yan. DMW and Nickel. Yun. Na-add na po.
Yun. Wa. I-share ko lang po saglit. Test mic. 1, 2, test. Sige, wait na po. Eto na. Okay, meron na tayong few viewers. 7. So, go. I think we can start na, no? So again, ito po yung mga ating re-reviewin. So zoom ko lang po para makita nyo. So, sa mga wala pa po dyan, what I call this, comment nyo lang po tapos i-add natin sila, no? Or kung may na-double po, pa-highlight po lang po sa akin. Baka, ay, meron na po pala tayong DMW, mama. Yun, no? Buti, nakita natin. So, burahin ko na yung ni-request mong isa, mama. Tapos si Nickel. Ay, meron na rin pong Nickel, ma'am. Ayun pala, ayun. Buti. Hindi, na-double sila, no? Lang po ha, check lang natin. I think we are okay na. Wala naman yata ang nadoble. So, let's start po. So, let's start with the PSE. Excuse me. So ito po yung ni-review natin last week, no? We thought na didiretso yan at bababa. It just so happened na hindi na siya nag-dumiretso, bumaba na agad, no? Eh medyo pag ganyan po, pangit po yung tingin ko lang sa nangyari sa kanya kasi pwede po yung down, then up, or pwede siyang mauntog dito, then if hindi po kayaning i-break yan, pwede pong mag- gumawa ng downtrend move or pwede po siyang mag-bounce ng ganyan, no? Tapos bumalik sa taas. So titignan po natin, medyo bumaba na po siya sa ating colored box, no? So pangit po ang tingin natin sa ganyan. So kung pwede, pwede po kayong sumalo dito. So pwede po banda dito sa 6.5 all the way. So maganda po sana kung dyan siya sumalo, no? Tapos umangat siya doon. Parang ko na lang po muna to, ha. So hindi nagmaterialize yung plan natin. So hopefully mag-bounce siya this coming week. If you would notice, no, kahit naman nung okay-okay yung market natin for the weekly natin to, mapapansin niyo po, no? Highest niyan is 9 tapos nagsiside. So ito lang po yung range talaga ng anong tawag dito, market natin is from 9,000 all the way sa 6.5. Yan. Baba natin ng konti. Yan po yung mga nangyayari sa atin. So, currently, mula nung at least 2013 sa personal view natin is nagsiside lang talaga itong si PSE natin, no? Hindi niya mabreak yung nangyayari dyan. So, currently, nasa loob pa rin tayo. So, hopefully, by the coming 2021, bumalik po ulit tayo sa, what do you call this one, around 8,000 to 9,000 level, no? So, as long na hindi po nabibreak itong 9K natin, I believe na medyo may mga sideways move pa rin tayo. Parang ganito po. Parang yung nangyayari dito. So, angat, baba, angat, baba, angat. Baba, angat. Ito kasi pandemic, no? Tapos, umangat, bumaba, umangat. So, hopefully, gumanyan po yan. And then, magkaroon ng breakout. If not, babalik uli yan dito.
range lang ulit tayo. Okay? So we go to the lang, save natin to. Yun, Sir Wisdom. May PNX APX na ba sa list? Wait lang po ha, check natin. May APX and PNX na ba sa list? Zoom natin yan. APX meron na po. Ito sir. PNX. Wala pa. APX pa lang. PNX na lang tayo next. Lagay natin yan. Okay sir. Okay. Ang first stock natin ay APX. Bumaba po yan, no? And if you would notice, ayan. So, mukhang nag-materialize naman po yung ating plan. So, ito yung sinasabi natin dati pa, wait here. Diba? Bug po lang po ito, ha, para makita nyo yan. And then, bumaba siya. So, parang magpo-continue siya saan? Sa ating wave C, no? Ito, mukhang. So, bumaba yan. Tapos nagmangat. So pag nag-resist po itong color box natin, malamang didiretso po yan dito sa C. So that would be 160. And paano natin din nasabi na ganun? Kasi po kung if you would notice the world market natin, no, down po si gold. Tesla pala ako dito. Wait lang, tignan natin si gold. Ayan, meron na tayong studies dyan. If you would notice, no, medyo dada-down yan si gold. So kapag nabasag ito, itong trend line natin, pwedeng tumuloy po si gold dito sa baba. Ayan. So, bumaba si gold sa international market. So, affected po yung ating mga mining dito. Lalo ito, APX, PX. Yan. Okay? So, ito naman is na-hit yung sa, sabi natin, kung mag-bounce, pwede kayong kumuha dyan, pero may cut loss kayo na 5%. So, ang nangyari sa kanya, nag-hold to, no? Itong ating color box, nag-hold. But it just so happened na bumitaw din. Kasi nga yung nangyari dito sa ating gold, so international, no? So, as I always saying na kailangan nyo rin i-check po yung nangyari sa world market para ma-assess nyo yung trade nyo, lalo na kung may or they have a relation or correlation sa stocks. Okay? So, kung meron kayong, kung balak kayong pasukan na PNX, huwag muna, hintay muna tayong gumanda yung galaw ng world market. Silipin nyo to. So, kung hindi nyo makita yung gold, type nyo po XAU USD. So, that is the gold. XAU kasi yan, no? Gold and USD. So, yun po yung gold spot. Check nyo yan. Then, pag nagkakaroon po ng recovery sa gold, you may want to also do test buy. But for now, ano lang po muna tayo. Ingat-ingat. Okay? IDC. Yun, si IDC natin. No? So, eto, no, parang ang nangyari kasi dito, tabi ko lang. So, ganda na lang move natin, no? We are up na. So, tanggalin ko na po ito, ah. 1, 2, 3. So, mula sa buying natin, ang highest niyan is nasa 19% na. 17, sorry. Block muna natin. So, nasa 17% na yung highest niyan from the buying. Tapos, nagbigay ng news. Delay po yung ASM ba yun? So, yun. Press release. Ayan, no? So, naapektuhan po yung galaw niya, no? So, ang target natin dyan is 34%. Pero na-hit lang niya is around 18, then dumapa na. So, yung mga nakakumuha sa taas, so, yun ang ano natin. Kasi yung buying naman natin is below, no? So, sana nakabenta kayo dyan at kumita kayo. If not, ayun, kung ngayon pa lang kayo papasok kay IDC, pwede naman po yan. No? Tanggalin ko na muna to. Pwede kayong mag-test buy dyan, or pero para sa akin, mas maganda kung dito na kayo
kung bumalik siya, no, mas maganda kung dito siya bumalik. Yan, para 22%. Pero kung nag-test buy na kayo dyan noong Friday, so ang target nyo ngayon, yun pa rin. Pero ang cut loss nyo ngayon, medyo tight kayo na around 10%, 10 to 9%. So titingnan nyo lang po yan. Ha? So kung kaya nyo mag-abang dito para mas maganda yung ano, dito po tayo sa baba, around 257, 260. Yan, ito yung ideal buying level natin. So, wait lang po tayo sa kanya. Pero kung lumakas yan, kasi may reaction nga yung market, no, na delay. So, bumagsak. Parang yung nangyari dito. So, pag tumuloy naman yan, pwede. Tapos, target nyo 438. So, that is equivalent to 45%. Save natin yan. MRC. Yun. So, mukhang na-delay lang yung ano ni MRC pero umayon sa ating retrace, no? Kung makikita nyo po ito, sabi natin, gusto natin bumaba muna dyan before it goes up. Di ba? So, anong nangyari? Umangat ng konti, tapos bumaba, which is sakto po sa ating retrace level, no? So, pwede tayo ngayon mag-test buy ngayon dyan. Okay? So, you can do test buy kay ano tawag dito? Kay MRC. Burahin ko na muna to. So, ito po ngayon yung target natin, 28%. So, pag bumitaw naman po yan, so ang cut loss nyo po dyan ay around, medyo malaki-laki lang ha, around 8%. Yan po yung ating cut loss kung kumuha kayo dito sa 0.52. Okay? So, yun. Next, FLI. Uy. Malapit na siya sa ating TP na 117. So, zoom natin yan. So, meron po tayong TP na 117, no? If you would notice on this side, ito po yung TP natin, 117. Ang buying po natin dyan is dito sa baba. So, that is equivalent to 18%. So, congratulations. At yung naman kumuha dati dito, so 9% yan. Congratulations din. So, ilang percent na lang yung natitira niyan? So, 114, 117, mga 3 to 5% na lang, no? So, you may want to, you know, sell half sa mga nakakuha sa baba to protect your capital and your gain. Then next, if ever mag-breakout dyan, kung sa breakout na lang kayo kukuha, no? So, that is, meron kang 9% na target and another 18%. Okay? So, yan po yung ano natin. Kung doon kayo kukuha sa breakout and roughly around 5%, 3 to 4%, yan mga ganyan yung cut loss nyo. So now, yung kumuha sa baba sa FLI, you are up by 15% na po, no? So, correct, mga 3% na lang po yung natitira dyan. So, titignan po natin kung malakas pa rin. If not, sell half kayo dyan sa 117. So, pag umangat yan dyan, tapos nag-retrace at nag-bounce, pwede kayong sumalo. But if not, pag tumuloy yan dyan, you can sell all na. Okay? So, good profit na po yan, no? 18%. Ay, Sir Maki, maraming salamat. So, salamat. Hindi ka nag-skip ng ads. Just finish watching your 7 minutes ads. 2-2. Okay lang, sir. Okay lang. Salamat sa suporta. Salamat. So, yun po yung sa FNI natin. And then, what else? Meron akong gustong unahin eh. Kasi na-hit yung ano eh. Okay, mamaya na nga lang. Sige. FLI, DMC. So, ito, si DMC natin, no? So, marapit na. Marapit. Nabulol na. So, ito yon. Ang initial natin dyan, max is 55%. So, lalagay natin dito yan. So, meron kayong initial na 11% target. At yung bumili po dito, meron po tayong tinatarget na 36% sa 6 to 1. So, currently, you are up by 22%. So, congratulations po sa mga kumita dyan, no? 22% na kayo.
Ngayon, nasa current buying level naman si DMC. So, okay pa tayo dyan. So, cut loss nyo po dyan is around 5 to 6%. Then, ang initial target nyo is 11%, which is at 6 to 1. Okay? So, okay pa tong si DMC sa atin, no? Napaaga rin naman yung benta ko dito eh. Kailan ba? Nagbenta ako dito around this side eh. No? Sayang, no? Hindi, pwede. Balikan na lang natin. Nilipat natin yung pan sa iba. Okay, next. AGI. Ayun, si AGI natin, no? If you would notice, si AGI, ang target natin yan is 25%. So, imumove ko na po dito, no? Kasi natatakpan na siya. Itong ating mga retrace mula sa baba, tanggalin na natin to. That's 14%. Tanggalin na rin natin yung mga yan. Para lang malinis na yung chart. At least nakita nyo mula sa baba, kinukuha na natin yan, no? Good. So, umayon naman yung mga plano natin. So, anyways, ang highest ni AGI ay, kung inaabangan nyo to, is 20%. Ang target natin dyan is 25. So, kung nagbenta kayo ng half or nagbenta kayo ng nag-dispose na kayo, 20% pa rin po yan, no? So, congratulations. Ayan, no? So, actually, ang target natin dyan initially is 10.58. Pero, highest lang niya is 20%. Pero, okay pa rin, no? Around 5% na lang yung natitira. Ang maganda lang ngayon is meron siyang good sign of strength. So, nag-retrace siya, then baka abutan niya itong ating target na 10.58. So, that is equivalent to 25%. So, congratulations po sa mga kumita dyan. Ngayon, sa mga gustong humabol naman, sa mga gustong humabol, pwede. Ang problema lang na, pwede, pero medyo tight lang yung cut loss nyo. Kunin nyo dito yan, kung humabol kayo. Ang target nyo ngayon is 12.25, which is 24%. Pero ang cut loss nyo is, let's see, around 7 to 8%. So, okay naman po kayo. Nasa 1 is to 3 yung risk reward nyo. So, okay pa tayo dyan. Okay? All H. Yun. Hit na hit yata. Saktong-sakto yata. Ay, nasaktuhan tong 19% natin. Tsamba dahil dyan, palakpakan. Yun. So, nasaktuhan yung ating 19% target. Congratulations po sa mga kumita dyan, no? Power. So, yun, happy ako at sana kumita kayo at nakuha nyo yan. Now, dahil na-hit na yung target natin, maghanap tayo ng ibang target ngayon. Wait lang po, silipin ko lang. Na-hit na yung target natin, eh, no? Pwede yan. And then, pwede ito. Or target natin kasi ito, no? Ito yung target natin, eh. So, pwede naman po kayo dyan, what they call this. Litan ko na po ito kasi na-hit na, no? Para makita nyo. So, i-move ko na lang to dito para malinis kasi na-hit na yan. Tanggalin ko na lang itong cut loss, ha? Now, ang kukuha kung kukuha kayo, pwede kayong kumuha dyan. Ang next target nyo ay 3.66. So, that is equivalent to 16%. And then your cut loss would be around 6 to 7%. So kung isusum ko po yan para makita nyo, yun. So target nyo dyan is 3.66, which is equivalent to 16%. Dito po, kung kumuha kayo ng Friday, then 6% po yung inyong cut loss. Okay? So ulit, yung kumita ng 19% dyan, congratulations po sa inyo. Ah, sige sis. Try natin yan. Wait lang ah. So, zoom natin. Ano ba? MBT. Ano sir? Silipin natin. MBT. Wala pa sir. Wala pa si MBT. So, lagay natin yan. BDO. Parang wala pa rin si BDO eh sir. Mga bangko to sir ah. NSEB. Wait, parang nakita ko na si Seb dito. Wait lang po ha, silipin nga natin.
Ayun, meron na po tayong SEB, sir. Wala lang tayong MBT and BDO. Okay? So, ayun. Save natin yan. So, congratulations po ulit sa mga kumita kay All H. All HC. ASEN, eto. Ayun, 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 ayun. Recap lang natin, no, para makita nyo, no. So, eto, yung kumuha dito, sabi natin, quick yan, 11%. So, congratulations, no. So, 644. At pwede niyang abutan itong 748, yung kumuha uli dito. Pero hindi niya po inabot yung 29% natin na target. Ang highest niya lang po ay 19%. So, still okay, no? Still okay. E yung kumita ng 11% dyan, goods. Yung 19%, goods. Ngayon, nakita nyo naman yung news. So, sinamantala rin naman nila. Kasi, parabolic na nga. So, nagbenta po ng yung ibang subsidiary nata ni Ayalag. Nagbenta ng konti. Hindi naman konti. Malaki. Nasa 80 million yata po yun. O 82 million. Hindi ako nagkakamali. Shares. Dinump nila lahat dyan. So, anyways, sinasalo naman ng mga retail. So, good. No? So, dahil sa ito, na-hit na itong 11% natin. Dahil dyan, kung kumuha kayo dito ng Friday, so, target pa rin natin dyan is, so, target pa rin natin dyan is 748 and then 19% and your cut loss would be 7%, 7 to 8% dito po sa Friday closing. Hello, sir. Lang po natin, ha. Good PM, Sir Richard and all. Yun. Sabi ni Sir Wisdom, parang hindi ko nakita sa list si MPI. Sige po, kung wala siya dyan, isali natin yan. Yun po, nalagay ko na si MPI, sir. And then, hey, sir, Glenn Ray, good day, good day. Good day po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig, no? And then, APC. Yun, malapit na. Ba't mawala yung mga levels natin? Parang hindi natin na ano, no? Na-save, no? But anyways, kung ba't dito meron? Hindi natin yata na-save. Nakaligtaan na. Wait lang, balikan natin yung ano, yung ASEN natin. Baka hindi natin na-save. Okay, save muna natin yan. Then, APC. Pwede natin na-save. But anyways, sa mga madalas na mamanood, alam nyo naman yan, levels by levels tayo. So, kung dito yan, next nating target is 15%. Correct? Tapos, usually, lalagay ako dyan, mga ito, pag ganyan, mga 3 to 4%. Okay? So, yung umangat yan, ang highest niya lang ay 13%. So, not bad. Target natin, 16% sa 0.42. Pero ang highest niya lang ay 13%. So, around 3% lang natitira. So, congratulations po sa mga kumita dyan, no? Yun. Dahil dyan, palakpakan uli. So, ang next natin ngayon dyan ay mukhang okay pa tong si APC, pero syempre, hindi naman natin nina-hype, mukhang okay pa, no? So, dahil mukhang okay pa yan, tignan natin. Saan kaya pwede to? Ayan. So, meron tayong mga next layer dyan. So, if kumuha kayo ng APC dyan nung Friday, pwede nyong i-target po ay 0.4648. So, that is equivalent to 16%. And then, your cut loss would be around 8%. So, 1:2 kayo dyan. Ngayon, kung talagang malakas yan, pwede pang umabot. Kung talagang malakas, pwedeng umabot ng 0.51 yan. So, titignan natin, no? So far, okay pa itong si APC. Ay! Sir Don, kumusta? Ay, maraming salamat. Yun po. Kagabi, guest po natin si Champ, no?
Paul Michael, si champ ng Investa Cup. Pinaunlakan niya po yung ating TNK and nagturo po siya ng mga pinagbabawal na technique. If you miss the live, you can check po yung anong tawag dito? Winning Trades YouTube page ni Winning Trades. Tapos, check nyo po yung video namin kagabi. It's a juicy night. Yun. Napaka-juicy po nun. No? Nagturo siya si Champ. So, maraming salamat kay Champ. So, hopefully, maka-invite din tayo ng mga ibang champ ng Investa Cup, no? In the coming days. And this December po, i-guess po natin si Ma'am Celeste, Miss Celeste. Kilala niyo na po 'yon, no? Si Miss Celeste. So, guess po natin 'yan ngayong December. So, the schedule po, i-announce ko po soon. Okay? But anyways, balik tayo dito. APC, so yun po yung plan natin dyan. Save nga natin yan. Baka mawala na naman yung mga levels. ATN, bato-bato sa langit. Ito rin, ba't wala akong mga levels dito? No, break na nyo, oh. Ganda-ganda naman. Ba't wala akong... Di ba natin nasisave yung mga levels natin dyan? Saktuhan yan dyan, eh, oh. Okay. Mukhang aabutan ni ATN itong 119. So that is around 15%. Pero pag hindi kinaya yan, pwedeng bumalik po yan ng mga ayan, mga 6%. So okay naman po kayo dyan, 1:2. So titingnan natin kung hindi mag-resist itong color box. So, pag nag-break po yung color box natin na yan, pwede po niyang abutan yung 119. So, that is equivalent to 15%. Okay? Save. Axelum. Ayun, na-hit ni Axelum. Ayun, sakto, sakto. Ayun, nakachamba tayo dito, mga darling. Tignan niyo po. 352, saktong-sakto yung sukat. Ay, palakpakan natin. Kahit chamba lang. Good afternoon, Sir Farmer Baker. Tanong lang po, comment lang nyo lang. Naririnig nyo ba yung palakpak? Naririnig ba siya? Naririnig po ba yung palakpak? Mukhang naririnig naman yung palakpak, no? So, but anyways, sideways, so, na-hit po yung ating target. Saktong-sakto yan. Yun, salamat, sir. So, that is 12%. Tapos, bumaba. Yun, congrats, no? Congrats sa mga kumita dyan, 352. Yun, katuwa naman, saktong-sakto. Pero tsamba lang po yan, ha? Tsamba. Tsamba lang yan, wala tayong mga superpower para makita yan. Nachambahan lang natin. Okay. So, ano ang next ngayon kay Axelum? So, extend ko lang po itong ating, what do you call this one? Colored box. Ito yung isa natin, no? 13% din yan. So, na-hit. So, anong next natin aabangan? Yun, nakita na natin. Yan. So, dahil bumalik, hindi lang ah, balik ko lang to dito. Yan. So, na-hit yan, no? So, congratulations po sa inyo. So, dahil na-hit yan, ngayon, pwede nyong balikan po uli. Another thing is, pwede kayong kumuha uli dyan. Ang next nating target, kung ma-break niya po yung 352, ay ito pong 419. So, ito po ay 38%. And then, same din po, i-move ko lang to yung cut loss natin dito, yun, 46%. Kung susumpo natin yan, mapapansin nyo po ito, no? So, pwede kayong kumuha dito sa colored box. Pwede rin dito naman yan. So, ang target natin yan is 419. So, that is 33%. Kung mag-break po siya dito sa 352. Ngayon, kung hindi po mag-break sa 352, pwede yung bentahan uli. So, another 12% uli yan. So, naka 24% na kayo, all in all, sa kanya. Diba? Ibig sabihin nun ay... Kung
umangat po siya dyan at mag-resist siya at bumaba siya uli, so meron kayong another 12%. Okay? So congratulations po sa mga kumita dyan. Salamat Sir Wisdom sa support. Ah. Next natin, yun. B Corp. Yan, no? Kita nyo naman yan. Ay, naku, juicy-juicy. Mula sa taas, ay mula sa baba hanggang taas, no? So, meron na kayong, nung dito, kumita na kayo ng 126% dyan. But anyways, so, ito, i-move ko lang po ha. So, valid pa itong plan natin na to, itong 35% target. Kung kumuha kayo doon, pero wala yung cut loss natin. Wala yung mga ibang linya. Hindi ko yata nasisave. So, ang cut loss po natin dyan is around 7 to 8%, no? So, valid pa itong si... Tanggalin ko po muna ito, ha? Tanggalin na natin yan. Kumita na naman yung mga yon. So, ang maganda sa kanya, so it creates now a plug pattern. So, ayan, no? Actually, pwede siyang plug yan. So, pwede pong tumuloy yan doon, no? So, aabangan po natin si B Corp. So, target po natin, zoom natin para makita nyo, yun, 6.32. So, that is equivalent to 35% mula po dito. Hindi na natin in-adjust kasi ito po yung dating, ano natin, last week. Do, ito, yan. So, cut loss kayo ng 7 to 8%. Then, target po natin ay 6.32. So, that is equivalent to 35%. Okay? Next natin, BHI. Yun, na-hit si BHI yung 26%. So, congratulations, no? Mga mabibilis na 20% ang mga nakukuha natin ngayon, ha? So, buy tayo dito, benta dito, so that is 26%. But now, it goes a little bit up. So, sumampa na po siya sa second layer natin, no? Sa second line. So, meaning, meron po tayong, eto na po, papasok na po yung tinatarget natin na 42% dyan. So, yung mga kumuha dyan, pwede ka pong mag-target, cut loss ng around 7 to 8%, pero ang target nyo is 42%. Congratulations po. And actually, kung nakita nyo yung post ko nung, kailan ba? Wednesday. Ay, kahapon mo ako nag-post, pero may nag-PM sa akin, nagtanong, ano daw yung possible na, anong tawag dito? Eh, anong araw ba yung Wednesday? 25. Ito po yun. Sabi ko, BHI. So, mula dito hanggang doon, 23% yun in 3 days. Di ba? Ano? Mula dito hanggang doon, 22% in 3 days. Sir, baka kung nakikinig ka ngayon, baka naman pwede tayo mag 3-in-1 dyan. Eh, joke lang, joke lang. So, congratulations po sa mga kumita kay BHI. Tignan nga natin. Wait lang po ha. Share lang din natin sa iba. Yun. Saan na ba yan? Try ko lang pong tingnan nyo. So, natuwa lang tayo, nag-materialize itong ating plan. So, punta tayo sa Ocean 5. Silipin ko lang po yung pinost ko, no? Wait lang po. Photos. Ano ba yan? Ayun. Ayan, no? Makikita nyo po yan. May nag-PM sa atin. Sabi niya, anong stock ang pwedeng anong tawag dito? Pasukin, sir. So, Wednesday yan. Meron pa tayong sinabing isa, pero ito na muna tayo, BHI. So, 3 days, malinaw na malinaw. So, congratulations sa iyo, sir, kung nakikinig ka. Power. Anyways, ano nang next?
Si Brown. Ayun, si Brown natin, no? So yung initial na ano tawag dito, 11% target is na-hit na po, no? Ito po 'yun, no? Makita niyo to, 'yan. So that would be if you bought on the colored box natin dito. So 11% po 'yan. Pero umangat pa siya, no? Okay lang din naman. Then ang max nating target dyan is around 27%. So, ito po yun dito, around 1 peso. So, congratulations sa kumita dyan, no? Ngayon, anong next? Kung papasok pa lang kayo sa kanya, binura ko na po yun, ha? Nahit naman na yung ating 11% target. So, kung papasok pa lang kayo kay, anong tawag dito? Kay Brown Man Revival. Wow, Brown Company, eh, no? Excuse me. So, wait lang. Silipin ko lang po para maayos yung ating... interesting. Okay. So, kung kaya naman ni Brown na ano, kung mamarapatin po, no? Pwede po siya sanang bumalik all the way dito. Around 84. Tapos, ibalik niya doon. So, that is equivalent to around 11% or 12%. Tapos, pag nangyari po yun, yung mga 13%. Tapos, cut loss niyo po ay 3 to 4% lang. Tight cut loss lang tayo yan. Okay? Yan. Yun po yung gusto natin makita ngayon kay Brown. So, hopefully, mag-retrace po yan. Bumaba dito. Around 84 cents. Tapos, bato nyo po uli dito. That is 13%. Okay? Congratulations din sa kumita dyan. Next. C. Ayun, si C natin. So, nasa buying level siya. Hindi pa naman na-hit yung cut loss. So, hold pa rin kayo dyan. Move ko lang para makita nyo yun. So, if you would notice, no? Ito yung sabi natin, pwede tayong sumalo dito, pero tight lang yung cut loss natin, around 5 to 6%. So, hindi pa naman na-hit yung ating cut loss. So, okay pa tayo dyan. Still hold. Kung meron kayo, di ba? Pwede kasi mag-reverse yan anytime. At save ko lang, ha? At parang alam nyo naman, itong si C at saka si DD, dito, halos pareho sila ng galaw. Ayan, no? So, pasadahan na natin si dito, no? So, yung kumita dito na 27% in 3 days, congratulations, that was last time. Now, imumove ko lang po ito dito. Ito yung initial target natin. Tanggalin ko na yan. Ito, imove ko lang po dito, ha. Now, kung mapapansin nyo po itong si dito, nasa buying level pa rin po yan. Ito. Ang problema, ba't di ko na-save yung cut loss point natin? So, same ng C, 5 to 6% tayo ng cut loss dyan. So, nasa buying level pa rin siya. Si dito at si C. Kita niyo po, same sila ng galaw. Okay? So, syempre, mas mura na lang ngayon si C compared kay dito. Si dito nasa 6 plus na siya, no? Si C nasa 5 plus. So, bar piso po ang diferensya ng presyo nila. Okay, next. Cebulan Master. Ayun. Sir, ma'am, na-hit pong 10% natin, ah. Whoa. Wait lang, move ko lang. Na-hit yung 10%. Congratulations. Power. 10% target. Oh, dahil dyan, palakpakan uli. Kita nyo po yan, 10%. Yun, nakachamba na naman tayo dito, mga darling. Nag-shoot up pa ng maliit, no? Tapos bumaba. So that is, wow, mabilis ang 10%. Congratulations po sa mga kumita dyan. Now, kung ngayon pa lang kayo, move ko lang dito, ah. Kung ngayon pa lang kayo po, ah, kay CLI, pwede po yan kung bibigyan kayo ni market ng around 493. Dito, tapos ibato nyo po yan dyan. So, that is another 11%. Wait lang po, ha. Move ko lang to dito.
Yun. So, kung bibigyan tayo ng pagkakataon ni market na makapulot pa rin sa 492 or 490, mas maganda, no? Tapos, what do you call this? Cut loss kayo ng around 3 to 4%. So, not bad. 1 is to 3 kayo halos dyan. So, congratulations po sa mga kumita, no? Ng 10% kay CLI. Next natin, FNI. Ayun, nag-breach na po si CLI natin. So, inabot niya itong 218 natin. So, zoom natin yan. You would notice, meron po tayo ditong 218. Nag-shoot up, then bumalik sa baba. Ngayon, nagre-range siya dyan. Hindi niya ma... Hey, hello po. Good evening, Sir Marvin. So, nagre-range siya dyan. No? So, mas maganda kung mag-consolidate siya sa taas. So, yung target natin dito na 12% na hit. At yung from this red to 218 na hit din po yan. No? So, wait lang. Para makita nyo, so from red to the next level, 218, so that is 17%. So congratulations po. Nag-overshoot pa siya, no? Umabot pa siya ng 34, then bumaba. Pero ang initial target lang natin dyan is 17%. Wow, less than a week, 17%. Parang kahit isang stock ka lang every week, 20% ka. Congratulations po sa mga kumikita dyan. Di ba? Now, so na-hit na yung mga yan. Ito, na-hit na rin. Tanggalin na nga natin yan. Linisin natin para malinis yung chart. So na-hit na yan. Ang next po natin actually. So meron, oh, sakto pala to. Sakto yan. Hindi natin nalinyahan. Oh, 251 pero siya hanggang 250 lang. Pwede, pwede. Now, kung bug ko lang po dito ha, yan. Kung bibigyan tayo ng magandang play ni market, so, pwede, kung bumili kayo dito ng Friday, bato nyo po uli yan dito, around 251. So, that is 19%. And then, your cut loss would be around 10%. 8 to 9%. So, 1 is to 2 po kayo dyan. Okay pa rin yan. And then, kung talagang malakas itong CFNI, pwede niya pong abutan itong 287. So, that is equivalent to 36%. Yan po. Linisin natin. So, 287, 36%. Or dito, tapos target natin 251, which is 19%. Okay? Save. Hello, sir! The Chef Magician, shout out sa iyo, sir. Ano sir, banggitin ba natin yung real name mo? Wag na, no? The Chef Magician na lang. And good evening din po kay Sir Marvin. Yun. Okay pa. Yun. Next. Save natin itong CFNI natin. Fruit. Malinam na. Frutas. Yan, nakikita nyo to, mag-consolidate tayo, no? So, nilagyan natin ng time frame yan nung nakaraan. So, zoom natin, zoom. So, yung pumuha po dito, meron pong 8% na kita na yan. At yung kumuha rin kayo dito, next target natin dyan is around 24%. So, nangyari, hindi niya po inabot, no? Pero maganda pa rin po yung structure ng kandila niya. O yung chart. So, gusto nga, kagaya na sinabi ko, gusto natin mag-consolidate siya all the way dito sa time frame natin na to. Ito, ginawitan natin na red. Ayan, consolidate. So, nagko-consolidate naman yan. No? So, next natin kay, what they call this, fruit, ay ito. So, kung magiging maganda ang galaw ni fruit, same pa rin po ito, no? Kung kukuha kayo dito, kung kumuha na kayo dyan, ang target po natin dyan is around 203. So that is 32%. Or dito to 174, that is 14%. So, tapos ang cut loss po natin dyan ay
around 5 to 6%. Mumpo lang. Yan. So, kung susum natin, makikita nyo yung mga linya natin dyan. Wait. So, yung bumili na po dito, ang meron po tayong possible opportunity na 33% at 2.03, 2 peso 3 cents. Or, kung gusto nyo po magbenta dito sa 174, that is equivalent to 13% and your cut loss is around 5 to 6%. Okay? May hawak ka nito, sir. Yun, power, panalo, panalo. Mataas pa yung upside nitong si Fruit, no? Green. Ito si Green, Green Grass of Home. So, yung ating buying level dito na 11%, still intact. And then, yung bumili po dito sa baba, at itong target natin na 22%, still okay pa rin naman. So, that is at 292. So, umangat na po siya, pero kung nag-hold pa rin kayo, meaning mula dito, ang highest niyan is 15%, ang target natin is 22%. So, nasa taas pa rin naman po siya ng colored box natin, so okay pa tong si green. And then, ang immediate TP natin dyan or target is 11%, so at 292. Save. IRC. Ayun si IRC natin. Sabi natin, sana mag-wait-wait here tayo dito. Pero tinuloy, no? Tinuloy doon. Yun. Wait lang. So, tinuloy doon. Umangat siya ng at least 9% or 10%. So, not bad, no? Mabilis na 10% yan. Congratulations po sa inyo. Ang ano dito kasi may news tong si IRC, no? So, nag-ukay na sila or nag-start silang mag-prepare ng for construction, no? Kaya medyo maganda po yung news ni anong tawag dito? Ni IRC. So, ang talagang medyo malakas na resistance ni IRC dyan is around 194 to 2 peso. So, abang-abang po tayo dyan. But for me, I still want to see. I-move ko lang po ito dito. Ayan. Gusto ko pa rin makita itong si IRC dito para mas maganda po yung salo. Okay? Kung kaya nyo maghintay dyan, ako naghihintay pa rin ako dito. So, hopefully, bigyan tayo ni market. Di ba? So, yun. Naghihintay pa rin ako dito sa level na to. Okay? Ma, okay. Yun si Ma. So, si Makulay ang buhay. So, yung target natin na 16% kay Ma is na-hit, no? Ito, if you would notice, ito po. So, move ko lang to dito. Ito yung target natin last time. Tanggalin ko na itong cut loss. And then, meron po tayo dito. Move ko lang, ha? Ilapit ko lang sa kanila. So, nasa buying level pa po itong si Ma. Okay pa rin yan si Ma. Nasa buying level pa rin. And then, again, ang target natin dyan is 282. So, that is 33%. If ever lang na gusto nyo talaga magbenta, kung makakuha kayo dito, tapos ibenta nyo po sa 248, so that is equivalent to 17%. Ito po. Yan. Zoom natin. Yan, para makita nyo. Okay? So, kung makabili kayo dito, tapos immediate target natin 248, so that is equivalent to 17%. Or, kung mahintay nyo to at lumakas itong si Ma, mahit niya itong 282, so that is equivalent to 33%. Nalampasan ba si Didi? Ayaw nga, sir. Nalampasan si Didi. Sige, sir, balikan natin yan, ha. Wait lang po, ha. Naku, ba't natin nalampasan? Sige, sir, after ni Ma, si Didi. Tama kayo, nalampasan ko si Didi. Kasi pala tumalon ako kay ano, no? Dito, no? Sorry. So, yun po, sa Ma. And then, Didi. Ayan,
mukhang nagmamaterialize naman yung pilano nating ADD, bumaba nga, no? So if you would notice, meron tayong buy dito. Tapos target natin dyan is 11%, 11.75. So na-hit po yan. And then sabi natin, baka mas maganda kung bumaba uli yan dyan. And then ibato natin uli doon. So that is another 11%. Diba? 11% gain na naman yan. Ang nangyari kay Didi, bumaba naman po siya. Kasi hindi siya tumuloy, no? Medyo nag-green yung candle niya nung Friday. So, intact pa rin naman yung kanyang pagka nagre-reverse. So, meron tayong up, down, up, down. So, meron tayong high, high, low, low. Lesson tayo ng konti. So, hopefully, mag-create siya ng another higher high dyan, no? But ang talagang need i-break ni Didi ngayon is tong 1571. So pag na-break niya po yan, we might see a strong move upward pag na-break po tong 15 peso level. Okay? Excuse po. Save natin yan. Yun, Sir Rod. Si Mark. Yun, na-hit yung what do you call this? Target natin kay Mark, no? Ito kasi po yung book value ni Mark, 135. Ayan, no? Naglagay tayo ng book value. Isa ito sa mga mystery post ko dati, no? So, ngayon, reveal na natin. Isa ito sa book value niyan. So, that is 55% from the book value. So, that, I believe I post that around October ito. Yan. But anyways, so na-hit na po na yung book value ni Mark and then that is equivalent to 35%. So congratulations. Ayan, no? Dami natin linya dyan. But anyways, anong next move natin kay Mark? So na-hit yung mga ano natin sa kanya, no? Anong magandang ngayong mangyari kay Mark? So tanggalin ko na po ito. Ah. Na-hit naman na. Hindi, wag natin tanggalin. Ito na lang. Dami natin linya kay Mark. Purahin ko na po itong iba ha? Kasi okay naman na dito tayo sa book value. So na-hit. Now, ang maganda ngayon kay Mark, kung lumakas to, ito po ha, silipin ko lang. Natin ang weekly tayo para medyo maganda yung mga levels. Yun. Mukhang ibinabalak pong si Mark ha. Okay, balik tayo sa daily. So, next. So, anong maganda ngayon kay Mark? So, na-hit na rin po itong mga levels natin na yan. So, ang gusto na, okay, buburay ko na po ha. Kasi gagawa tayo ng bago. So, maganda ngayon kay Mark, kung i-retrace niya lang itong maliit na to, yan, itong maliit, all the way dito, yan. And then, before it goes up, so that is equivalent to around 42%. So, ang target po natin dyan is 169. Ayun po. So, 169 po ang target natin kay Mark. Kung mag-retrace po siya dito uli, so that is around what? 120, 122. Tapos, ibato po natin sa 169. So, that is 43%. But then again, congratulations po sa mga kumuha dito. And then, nakabenta sa 35. So, yan po yung book value ni Mark. No? Yan. Congratulations. Congratulations ulit sa mga kumita dyan. Power. Yun, si Max. So, ilang extend ko lang itong ating color box. So, nilampasan na. So, actually, ba't wala yung mga level ko dito? So, dapat meron tayo dito dyan. So, that is 25%. Ang next natin ngayon po, sila po ah, move ko lang ito dito. Ang next ngayon is dito mula sa 733 hanggang ang target po natin dyan is 989, no? Zoom natin. Ayun po. Target natin dyan is 989 or 10 peso. So that is equivalent to 35%. Ito po yung tina-target natin kayo ngayon kay Max, no? And then if ever kumuha kayo doon, syempre dapat may cut loss tayo.
ano lang po yung cut loss nyo dito, around 8 to 10%. But your target is 35%. So 1:3 naman po yung ratio nyo. So okay pa kayo dyan. Okay? Congratulations po sa kumita dyan. And then, ang bagong stock ng bayan, MM, yun, nag-materialize po yung ating 19% target, no? Kay MM. And another 10%. Ito po. Kung mapapansin nyo po ito, i-move ko lang dito. So, yung sa breakout natin, sabi natin, kung mag-break, ito po yung target natin dyan, 10 and 19%. Ngayon, kung hindi mag-break, magre-retrace dito yan. Yan ang sinabi natin, no? And then, so, susum natin, mapapansin nyo po ito, na-hit itong ating, so, 10%, mabilis, no? 2 days. Or, on the third day, itong 19% target natin, dito po yun, yun. So, sumobra pa siya, no? So, congratulations po. So, weekly, meron kayong 20% sa ating mga week stock review. Makapili lang kayo ng magandang stocks, no? So, 20%. Power, power. Anyways, so na-hit naman po yan. So, balik ko lang to dito. Yun. Ano ngayon ang aabangan natin kay MM? So, nasa taas yan. All-time high, ala? Ah, so, wait lang po ha. Silipin ko lang siya sa isang kong chart. Yung personal kong setup. MM. Ano bang aabangan natin ngayon kay MM? Hindi tayo na nga high, pero titignan natin. So, pwede ito abutan sa, eto nga, yung abutan na to, no? So, saan kaya pwede ito? Kung malakas to sa 7, dito po, 7.50, 7, 7.74, mga ganun. Yan. Yan, so 7.74, wait lang ha. Coordinates, 7.74. Or 7.75 na lang. Sakto na lang natin. Yan. So, yun ang inaabangan natin ngayon. Or kung sobrang lakas, pwede pa rin po yung 8.10. So, 8.10. Balikan natin yan. So, 8.10. Yung dalawang yan. So, yan muna. So, may mga future pa tayong level dyan. Pero yan muna yung titignan natin. So, kung makakuha ka uli kayo dito, kung bigyan kayo, no? Mula dito sa 7.75. So, that is, what we call this? Around 41%. And then, kung sa 8.10, so that is around 47%. So, pili lang kayo sa dalawang yan, no? Kung sa, syempre, doon tayo, kung abutan nyo itong 8.10, mas maganda, di ba? 47%. Pero hindi, pwede na tayo dito sa 7.75. Or, actually, sa 7.50, pwede pa rin tayo dyan. Wait lang. Ba't na po? 7.75 to. Wait lang po ah. Yan. Dapat itong binaba ako. So, 7.50, pwede pa rin tayo dyan. So, around 36%. Okay? So, yun. So, i-move na natin itong arrow natin dyan. So, maganda kung bigyan tayo ni Miss Market dito. Okay, save. Save natin. MRC. Ay, nauulit itong si MRC. Dumalawa. Wait lang. Nickel. Yun, si Nickel. So, parang FNI, no? Nag-shoot up, no? Maganda kasi yung news ngayon ng Nickel, no? Sa world market. So, anyways, ito yung gusto natin mangyari dati, no? Bumaba, tapos umangat dito. Ito. Sa 460. So, inabutan naman niya, pero hindi na siya bumaba, no? Mula dito. So, tinuloy na niya sa 460 natin na target. So, congratulations po sa kumita. And then, yung kumuha naman po dito sa taas, ang target po natin dyan is 490. So, that is equivalent to 10%. Pero, hindi po niya inabutan. Ang highest niya lang po ay, mula dito,
is 8%. So 2% na lang yung natitira. So kung nagbenta kayo, congratulations po. Okay, now, linisin ko lang ha. Medyo patas-taas na rin po itong si nickel, no? If you would notice ito, no? Sige, ganun natin dito. If yun, no? So, ito ngayon ang need break ni nickel, itong color box natin sa taas. So, kung wala pa kayong nickel, kung wala pa kayong base, huwag muna kayong kumuha. Ito ay personal lang naman na advice. Hintayin nyo po mag-breakout dito. So, pag nag-breakout naman kasi dyan, so, mataas po yung upside pag nag-breakout dyan. So, meron lang siyang isang linya dyan na kailangan niyang i-break. And then, the next one would be this. And then, this one. So, kung mag-breakout po yan dyan, no, meron kayong mga layer na kailangan breakout dyan. So, 10%. So, dyan po tayo kukuha, no? And then, another 27% all the way sa 47%. So, sa mga ulitin ko, sa mga wala pa, maghintay po tayo ng breakout. Okay? So, kasi baka mag, ano yan, bumalik dito. At kung naman bumalik siya dyan, sa 426, pwede kayong kumuha and then bato nyo dito. So, syempre, pag gano'n na nangyari, magbabago na po yung target nyo. So, that is equivalent to 24% na po. Okay? Ayan. Okay naman po, hindi mabilis yung ating pag-i-explain. Now, yun, ang dami ng linya ni now, no? Linisin ko lang po muna. Lagay natin sa kanan yung mga levels natin dahil natabunan na sila ng presyo. Ito, so currently nasa buying level siya. So, usually, dati meron tayong dalawang, ano, no? Sabi natin, pag umangat yan dyan, dito, pwede. Or pag bumaba siya dyan, dito lang sa 430. So, nag-materialize po yung pagbaba. Okay? So, wait tayo ng bounce. Now, so, nasa buying level pa rin po tayo dyan. Ang target natin kayo now is 17% sa 503. Okay? Ang cut loss po natin dyan is around 6 to 7%. So, nasa buying level pa rin si now. So, okay pa rin siya. Okay? Ayun, si Pa. So, bumaba si Pa, no? Na, to, anong tawag dito? Dumampi sa ating cut loss. Pero, pinaliwanag ko na ito sa inyo. At nag-post din naman ako sa Ocean 5. Yung brainstorming. Sana, nanood kayo ng mga video natin. Ngayon, kung nag-cut loss kayo dyan, okay lang din. Ngayon, kung hindi kayo nag-cut loss, okay lang din. Dapat alam nyo bakit hindi kayo nag-cut loss dyan. Pero tumatama lang is tumama yung kandila sa ating cut loss point. No? So, pinaliwanag ko na to dati, few stock review ago. So, hopefully, napanood nyo yun. So, now, ang next natin ngayon kay Pa ay, although okay pa siya, no? Healthy retrace po ang ginawa ni Pa. So, tanggalin ko lang muna yan. Healthy retracement kung ginagawa ni Pa. So, anong tawag dito? Kung kaya pang bigyan tayo ni Pa, no? Kung, para sa akin lang, ha? Kung kaya tayong bigyan ni Pa, pwede tayong makakuha sana dito pa. Dito banda, mas maganda. Around 63. Kung mag-retrace pa siya dyan, mas maganda, no? Ngayon, kung hindi na tayo bigyan, okay lang din. Pero kung bibigyan tayo ni Pa dito, mas maganda sana, no? So, tapos ibato po natin sa 95. So, 53% po yan. Kung bibigyan tayo dito, sum natin para makita nyo. Yan. Kung bibigyan pa tayo ni pa dito banda, tapos ibato natin sa 95. So, 53% po yan. Ngayon, kung hindi na tayo bigyan ni pa dyan, okay lang din. Kung malakas siya sa current closing niya nung Friday, ibato nyo rin po uli yan dito sa ating 0.95. So, that is equivalent to 36%. And your cut loss would be around 8 to 9%. Okay po? Save natin yan. Next. PHR.
Ayun, si PHR. So, umangat naman siya from the buying natin. Ano po ha, move ko lang muna to sa kanan. Ayan, so, ngayon lumalapit siya sa buying level natin. No? Pero nung nag-buying level tayo dito, if you would notice, umangat na yan ng at least 22%. Siyempre, 22% na yan, baka binenta, ay 24. Ayan po, baka binentahan nyo na, no? So, congratulations pa na, buying level to, ang highest niya lang is 24%. Not bad, di ba? Ang target natin dyan is 44%. So, congratulations pa rin sa mga kumita dyan. Malaki pa rin yan, 24%. Now, ang maganda sa kanya, no? So, nagpapakita siya ng magandang healthy retrace. So, okay yan. So, kung kumuha kayo dito sa Friday, ibato nyo rin po uli yan dito sa taas. So, that is at 4 peso. Okay? So, meaning, kung kumuha kayo dito, ilang po ang move pa? Kung kumuha kayo dito nung Friday, pwede nyo pong ibato dito yan. So, that is 30%. Pero, pag ganun po, ang cut loss nyo naman lang. Kuha tayo dito. Ang cut loss nyo naman dyan is around 9 to 10%. Okay? Save. PHR. Pizza. Wait lang po ah. Okay, pizza. So si pizza, uy. Meron tayong target na 28%. Now, ilitan ko na lang. Ha, kapal pala nito. Yun. So meron tayong target na 28%. So malapit na po siyang na-hit, no? Konting-konti na lang, no? Ito, oh. Sa 902. So ito, mga nasa 9 level to. So 28% po yan. Congratulations sa mga kumita. Power! Baka naman! So kumita na kayo ng 28% kay pizza. So imumove ko lang po siya dito, ha? Yung target. So yung cut loss, tanggalin ko na kasi malayo naman na yan. Now, ano ang next move natin kay pizza? Wait lang po, silipin ko lang. Okay. So, ang next move natin kay pizza ay mas maganda sana, no? Kung, personal lang to, ha? Kung ibalik si pizza dito. Dito sa 740. Kung ibabalik, no? Pero mukhang malabo, eh, no? Pero anything possible naman. Kung ibalik sa 7, what do you call this one? 730, 735, mas maganda. Ngayon, kung hindi naman po siya ibalik doon, pwede pong, kung kumuha kayo dyan, pwede po yan dyan dito, another 21% target sa 10 peso, 10.02. And then your cut loss would be around 5 to 6%. Okay po. Ayan, congratulations ulit sa mga kumita dyan. 28% power. Wait lang. Wait lang yung ating leg. Next is PLC. Hindi pa ba tayo tapos sa PLC? Wait lang ha. Silipin ko lang po ha. Okay, so hindi pa tayo tapos, PLC. Yun. So, hindi mo ba tayo tapos dito? Wait lang po ha, silipin ko lang. Hindi. APC pala yan, tama. Ito ngayon si PLC, so na-hit itong ating 29% target. Yun no, ito. 29%. So, congratulations po sa inyo. And then, nag-materialize po o yung ating gustong retracement sana, no? So, after niya ma-hit 29% na target. So, congratulations ulit. So,
So nag-retrace siya dyan. So pwede, ngayon, pwede kayo ngayong sumalo dyan. So kung nakakuha kayo dito, target po nyo ay sa 0.50. So that is 24%. And then your cut loss would be around 4-5%. So kung susumpo natin uli yan, makikita nyo po ito, 0.5073. So 24% po yan. Ngayon, kung kaya nyo maghintay para mas safe, dito po sa breakout kayo kukuha sa 0.43. So that is equivalent to 16% possible gain. Okay? Congratulations. Congratulations po sa inyo. SSI. So yun, si SSI din, no? So, nag-materialize itong 20% target natin. Tumama siya dito, no? Sabi natin dito, mag-retrace sana siya. Nag-retrace pero hindi niya inabutan hanggang dito lang, no? So, congratulations. So, that is, kung i-move po lang po itong ating target mula sa lowest niya, so that is around 16%. Pero po yung, wait lang po. Iitan ko lang. Ayan. Pero yung kumuha dito sa baba at nag-hold pa rin, yung target natin na 42%. So, congratulations po sa kumita dyan. So, nagkaroon na kayo ng 42% gain. Yun, power. Balik ko lang po ito dito. Ha. Now, ano ang next natin kay SSP? Wait lang, masyado na maraming linya itong si SSP ko. Ha. Okay. Mula sa baba, eh, no? So, tanggalin na natin itong mga to. Materialize naman na yan. Strong resistance na break. Tanggalin ko na lang itong mga to. Tira na lang natin yung mga wait here natin. So, okay na po yan, no? So, materialize na rin to. Nag-materialize ito. Next natin ay, sabi ko na lang to dito. Yeah. Tanggalin ko na to. Now, kung malakas itong si SSI, pwede po ito, no? Mula dito closing ng Friday, benta nyo po sa 210. So that is 22%. And then your cut loss would be wait lang, around 6-8%. Yan, mga 8% cut loss. Target nyo po dyan is 22% sa point, sa 2.10, sorry. Okay? Congratulations sa kumita uli. Power, power! San? Ba't wala na naman tayong linya kay San? Nag-materialize na po itong mga to. Tanggalin ko lang, ah. Wala tayong mga levels dito. So kung ano to, dito, isa, dalawa, 11%, congrats. And then, dito sa baba, mula dito, 15%, congrats, no? Ngayon, ano ang pinapakita ni San? Medyo, ang mas maganda sana ngayon kay San ay, tanggalin ko lang po ito, ah, i-move natin dyan. Maganda kay San itong pinapakita niya, pero gusto ko lang kay San talaga, gusto ko sana kay San magganyan eh, tapos umangat doon. Yan, yan ang gusto natin mangyari kay San, no? Ano ba, ayaw. So, eh. Yun. Ba't ayaw po nang mabura nito? Eh, sorry. Ano mangyari? Ito po ha. Ayaw mabura eh. Yun. Yun, nabura din. So, yun ang gusto natin mangyari kay Sansana, no? Magganon para 15% po yan. Ngayon, kung direction na niya yan, pwede rin naman. So, that is equivalent to around 9% target. Pero mas maganda sana magganyan muna siya. Bakit natin gustong gumanyan muna para lumakas siya? Malakas yung buwelo. Kasi ngayon po, dire-diretso siya ang ganyan. No? So, need na niyang magpahinga. Okay? At pag na-break niya itong 187 natin, pwede po niyang tirahin uli itong highest natin dito na
17, so that is equivalent to around 34%. Okay po, save. EBGI. Marami na rin tayong linya rito, so burahin ko na lang. Ayun, so nag-materialize naman to. Nag-materialize na rin to. Tanggalin na natin. Ayan. Ito, si TBGI, parang umaayon sa plano natin, no? So, gusto natin is from dito, bumaba, tapos bounce. Tapos iba to natin sa 0.40. So, that is 34%. Ang cut loss nyo lang po dyan as is 7%, no? So, nasa buying level, nasa buying range po si TBGI. So, okay pa rin siya. At maganda naman yung chart niya. Okay? Next. Tags. Ito si Tags. Gusto natin mag-retrace pero hindi nag-retrace. Nag-breakout agad. So, gusto niyang tamaan agad yung ating 18%, no? So, tanggalin na natin to. Nag-materialize naman na yan. Ito rin. Tanggalin ko. Tanggalin natin yan. Ulitin lang natin. So, sabi natin gusto natin mag-retrace. Then, iba to dito sa 185. Pero ang nangyari sa kanya, mula dito, binrake na niya agad, no? At muntik na niyang ma-hit tong 185 natin. So, ang highest, ang target dyan is 18%. Pero, ang highest niya lang ay, mula dito, 15%. So, excuse me, 3% na lang po yung natitira. So, congratulations sa mga kumuha dyan. Now, mas maganda kung itong si Tags is bumalik uli dito sa 157, 156, mag-retrace. Tapos, dun niya kunin para ma-hit natin itong 214. At pag nag-materialize po yan, so mula 155, 156, that is around 37%. So, zoom natin. Ayun. Tignan nyo po. So, kung bigyan tayo ni Tags ng bumalik siya dito, around 156, mas maganda. Ibig sabihin, mas mura natin makukuha para may buwelo siya uli. Papunta dito sa ating 214 na target. So, that is 37%. Save natin. WPI. Ayun. Lumalapit na itong si WPI natin pero yung Friday kandila niya is green, no? So, hopefully, umayon talaga siya sa plano natin na retracement na nangyayari dito para pag binato po natin yan dito around 85-86 is 45% po yung target natin. So, or kung bumalik siya dito at mag-bounce siya agad, malinis na 25% po yan or mabilis na 25%. Yan. Tignan nyo po. So, congratulations. On. Okay pa rin tong si MPI. Sorry, WPI. ABA. Ito si ABA. Yun, nag-materialize si ABA natin. No? So, wait lang. Linisin ko na itong mga to. Na-hit naman na. Ayun. So, gusto natin kay ABA. Mula dito, ayun, no? Mula dito is bumaba siya, no? Bumaba nga siya, sumobra pa, tapos umangat ulit. So, hopefully, nakakuha kayo dyan. Tapos, ang target natin dyan ay, move ko na lang po itong target natin, ha? Yan. Is 17%. Ito. Litan natin. Masyadong makapal tong ano. Wait. Ano ba to? Ayaw. Yun. So, kung mapapansin nyo, nag-retrace nga ito, tapos umangat. So, ang target natin dyan, 16% sa 0.67. Ang nangyari, hindi niya inabutan yung 67 natin, no? Ang inabutan niya lang ay, so, 15% pa rin. So, 66 po siya high, 67 yung target natin. So, 1 point na lang. So, hopefully, nakabenta kayo dyan. So, that is a quick 16% gain. Diba? In a span, less than a week or 1 week.
Now, ano ang next nating aabangan kay what do you call this? Kay Aba. Maganda kay Aba kung magstay siya diyan. Tapos po, kung makakuha kayo, ibenta niya dito sa 73. So that is 16%. Or kung malakas talaga itong si Aba, pwede po niyang abutan itong 81, which is 28%. Then your cut loss would be 5 to 6%, sorry. Okay, so dito meron kayong 1:3 na ratio. Minimum. Okay, congrats. Congrats. At salamat din po pala ulit sa pakikinig nyo. RCI. Ayun si RCI natin. So, tumula sa baba natin, target natin dyan, 21%. Hindi pa nagmamaterialize. And then, this one, sa buying level natin, meron po tayong tinatarget na 13%. So, mukhang may hit po yung target. Mukha lang naman, no? Ito, mula dito. Mukhang kaya niyang abutan this week, coming week, itong 13%. So, ilan na lang natitira naman dyan. So, yun. Congrats. At hindi na-hit yung, ano natin, cut loss. Easy natin, ayan. Mayroon pa pala akong mga linya dito last time. So, but anyways, okay pa itong Paso Friday, binenta ng bigay, no? Ganda sana eh. Anyways, highways, so what do you call this? Mas maganda po kay AC kung bumalik siya dito sa 838 or 839, tapos doon nyo kunin. Ibenta nyo po sa 986, so that is 70%. And then, dapat dyan po siya sumampa. Ngayon, kung hindi niya sampahan dyan, kung dito lang yan sa baba, pwede rin. So that is 19% from the target, then your cut loss would be around 5%. Yan. So, yun po yung ano ni AC. So, okay, okay pa rin tayo dyan. Mas maganda dyan or dito sa 838. Yan. Okay? JFC. Ayun. So, nagmamaterialize is yung pula, no? So, nag-raise siya dito. Ayan. So, hopefully, abutan pa niya itong colored box. Tapos, ibato natin dito sa 218. So, that is equivalent to 18%. Hello po, Sir June. Si MBT, nasa listahan po. Si Didi, tapos na. Si Axelong ay, what do you call this? Tapos na rin. Ayan. So, Sir June, si MBT, nasa listahan. Si Didi, tapos na. Si Axelong, tapos na rin po. Okay, so ito po yung sa ating JFC, no? So hopefully bumaba pa yan ng around 184. Mas paganda. Tapos dito tayo kukuha, pato natin sa 218. Kung gusto nyo, yun, 18%. Okay? And next, ito na si Seb, Cebu. Ayun, nasaktuhan natin itong si Cebu. So anyways, una is yung 44% target natin. Sakto po siya, no? Sa baba ng colored box, 44%. And then yung naman pong kumuha dito, so that is 25%. So congratulations din po sa inyo. Now, sabi natin gusto natin mag-retrace itong si Seb. So nangyari naman po, nung Friday, no, inabutan niya yung ating level. So okay yan. And then kung kumuha kayo dyan, ibabato nyo po yan sa 6140. So that is lang alagyan natin. Ito, i-move ko na to dito. Ito, i-move ko na rin to dito. Kasi nag-materialize naman na yan. Yan. So, ang target natin ngayon kay Cebu, kay Seb, ay 6140. So, from the arrow tayo, ah, itong arrow natin. So, that is 29% target sa 6140. 61 peso 40 cents. So, target po tayo dyan ng 29%. And then, kung bumitaw po yan dyan, so dapat meron tayong cut loss na around 7 to 8%. Okay? So, nag-materialize po yung retracement na gusto natin makita kay Seb. So, congratulations po sa mga nakakuha. Although, hindi pa tayo kumita, at least nakakuha kayo dun sa buying level natin.
So si Mac, so bumawi si Mac, no? So meron tayong target na 23% diyan. So nag-shoot up pa siya ng 50%. Congrats. So ang galing ko na nga muna yan. Yeah. May mga wait here pa tayo dyan. So yan. Now, ano yung maganda kay Mac? Parang mayroong news tong si Mac. Eh, no? Tsaka medyo nag-open. Ayan, no? Press release. Tignan natin. No? Ayan, no? Cavite. To evaluate validity of Macro-Asia China Firm Consortium. No? Tapos meron pong press release tong si Mac. Okay? So now, anong magandang makita natin kay Mac? Lang po ah. Silipin natin sa isa pong chart. Ayun. Pwede po si Mac kung abutan niya itong ating 990. Wait, saan na ba yun? 990. Yan. So, yung closing ng Friday, pwede po kayo dyan. Tapos, pero po kayong 20% na mabilis dyan. So, hopefully this week, ma-hit po itong 20% or 21% target. And then, kung kumuha naman kayo ng Friday, cut loss ka po kayo. Medyo malaki lang, ha? Kasi malaki pa kandila nito, eh. Around 21% yon. So, around 10% tayo na cut loss. So, para 1:2 tayo, di ba? And then after this 990, pwede po kayo dito sa 1140. So, meron po tayong another level dyan, 1140. Sa 1140 naman po, ang inyong possible target ay around 40%. Yun, 39% or 40%. Zoom natin. Yan po. So, ito po yung target natin kay Mac. 990, 21%. And then, 1140, 39%. Yet, ang inyo pong cut loss is medyo malaki lang. Around 10%. Okay? So, manage your risk po. Ha? Huwag nyo munang tarakan agad. Hinay-hinay lang. Tignan nyo po kung aayon sa plano. DMW. Tapos na ba yata tayo sa DMW? DMC pala yun. Wait lang. Check ko lang po. DMW. Ah, hindi pa. Okay. DMW. DMS. Uy! Nahit yung 13% natin ah. Nahit yung 13% kay DMW. Congratulations, mga darling. No? Nahit yan. Anyways, so, na-hit na yan. So, anong next natin aabangan sa kanya? Kung malakas itong si DMW, pwede pa po itong, ito nga po, itong 26% natin dito or itong ating 7 peso, 7 to 8. Dito natin ito. Yan. So, tanggalin na natin yung cut loss. So, na-hit na po yung TP nating isa, 13%. Ang next yung TP ngayon ay around 6, ay, pangit naman, no? 666. So, adjust natin to. 666 pala to nalagay. Lagay natin 665. Yun, or 664. Yan, baba natin ng konti. Sorry. Yan, 25% po ang target natin dyan. And then, kung malakas po yan sa 7 to 8, so, kung sa current price po niya, that is additional 21% at ang cut loss niyo po dyan is around 3 to 4% lang naman. So, mas mataas po yung reward sa risk. Okay? PUL, ayun, sumobra pa. Sumobra pa siya sa ating retracement, mga darling. Pero maganda, sinalo siya ng 1 peso level natin ito. So, sinasalo siya. So, we thought na hanggang dito lang sa color box natin. No? Kaya meron tayong 14% at saka 27%.
Ang nangyari, bumaba pa siya, no? So, good yan. Goods, goods. So, adjust ko lang po ito, ha. Baba natin dyan. And then, ang cut loss nyo ay medyo tight lang, 6 to 7%. Pero ang potential nyo na target ay 22 and 37% sa 138 tsaka sa 123. So, buying level na po ngayon natin is 1 peso. Tumagos itong ating, kala natin pagdating dito magbabounce, no? Pero tumagos siya sa baba, okay pa rin kasi sinalo siya ng level natin na to. Okay? SMC. Itong si SMC, pwede to for long term, no? Ulitin ko, pwede to for long term. Medyo maganda yung pinapakita ni SMC. But anyways, initial target natin dyan is 21% and 38%. So, nahit na po itong 38% natin. Again, congratulations po sa mga kumita. Now, hanap tayo ng ibang level pa ni SMC na pwede nating lagyan. Yan. And then, ito muna, yung mga immediate natin na aabangan kay SMC, 146 tsaka 156. So, from the current price, so 146, so that is 14%. And then, from the current price to 156 is 21%. Now, kung dapat lagi tayo may cut loss, around 5% lang po. Okay? So, congratulations po sa kumita kay SMC. Mrs. G. Metro Retail. Ayun, na-hit din yung ating target dyan na 20%. Pero sumobra pa siya, no? Kung titignan nyo po ito, imumove ko lang yan dyan. Tanggalin ko na itong cut loss. Hindi na nagmat... Ito po, meron din tayong 13% na target dyan. Tanggalin ko na ito, ha? Yan. Now, kita nyo ito dati. Gusto natin, maliit na retrace. Tapos, angat lang dito sa 167, no? So, that is 20%. Pero, muntik na niyang abutan tong level natin na next is 179. So, umabot lang po siya ng 175. So, still a good gain, no? Para po sa inyo. So, anong gusto nating makita ngayon kay Mrs. G? Okay po yan dyan. Kung makakuha kayo uli dito sa 157, 160 level, ibabato nyo po yan dito sa 196. So, that is equivalent to potential gain nyo po ay 24%. Ito po yan. Yan. Kung makakuha po kayo dito uli, ibabato nyo po dito yan sa 196. So, that is 24 or 25%. Okay po. Again, congratulations sa kumita ng 20% dyan. Ayun. Ayun na nga. So, si Ayon, nahit yung TP natin dito, no? Move po lang. 11% yan, no? At yung cut loss na 4 to 5%. So, bumababa po ngayon si Ayon, no? Nahit na po yung TP dyan. Nahit din po itong ating 19% dyan, no? So, tanggalin ko lang muna to. So, nag-materialize naman na yan. So, tanggalin ko na nga to. Yan, yan. Tanggalin na na. Huwag natin tanggalin yan. Memory natin yan. Now, ano ang maganda ngayon kay Ayon? Kung talagang malakas nung si Ayon, mas maganda po ay kumuha na lang kayo dito sa 113 sa breakout. Tapos, ibato nyo po sa 147. So, 29% po yan. So, kasi itong 113 natin, medyo malakas na harang po yan. No? So, hanggat di nababasag yan, magre-range lang po itong si Ayon. Ngayon, kung mag-range po itong si Ayon, pwede pong bumalik yan dito sa uli sa baba. At pag bumalik sa baba yan, pwede po natin ibato uli dito. So, pag nangyari po yun, another 20% po. Yun. Ito, lagyan natin. Possible play. Yun. So, pag nag-range siya, pwede po yan. No? Pero tignan natin. Para just to be safe, mas maganda is dito kayo bumili. Wait for BO. Lagay ko na lang. Wait BO. Wait for breakout. Okay? Save.
Sir Emil, FLI. Yes po, tapos na po si FLI. Actually, pang-ano siya eh, pang-apat. Ayan, ito po yung mga list natin ngayon. Zoom ko lang uli. Ito po si FLI nyo. So, nasa ayon na tayo. Ito po, tapos na po yan. Ang next natin is LR ngayon. Okay? Next, LR. Ayun. Itong meron tayong wait here dito kung inabutan yun, no? 23% sana yan. Pero yung mula dito sa baba natin, yung initial target natin na 53% is na-hit na po, no? So, congrats sa kumita dyan. Ayan po. Kita nyo yan. Now, if you would notice, ito ngayon si, anong tawag dito? Si LR, ito, nagpahinga siya dito sa ating linya, 183. At muntik siyang mauntog dito sa 207 natin. Hindi niya inabutan, no? Pero malapit siya dyan. So, nauuntog siya ngayon. Anong magandang gawin ngayon kay LR? So, ang gusto nating makita ngayon kay LR ay... Wait lang. Ayan. Kung mag-stay po si LR dyan sa taas, pwede, no? Kung mag-stay siya dyan, mas maganda. Tapos ibabato po natin sa 236. So that is... Ah, yes po, si Tech. Kasama. Actually, wala nga, no? Sige. After ni LR, i-Tech na natin. Wait lang po, ha? LR. Wala si Tech, sir? Ilagay natin, sir. Ilagay natin. So anyways, so mula dito, ibato nyo po dito yan. So that is 28% po, no? And then ang cut loss nyo ay around 8 to 9%. Yan. Okay? So yan po yung ating sa LR. Pwede tayong bumili dyan sa 183-85 level. Ibato nyo po sa 236 yan. So, meron kayong 28% target. Then, cut loss ko po kayo ng 9%. Okay? Save then. Punta po tayo kay Tech. Eto na. Nag-materialize po yung kay Tech natin, no? If you would notice, gusto natin ay nag-retrace tapos umangat sa 754, which is ano yung highest nito? 753 yata. 749. So, muntik na muntikan na, no? Congrats! So, that is equivalent to what? Mula dito sa arrow natin, all the way, yun, mabilis na 20% yan, sir. Power! Power! Congratulations po sa kumita kay Tech. Now, ano ang gusto nating makita ngayon kay Tech? So, si Tech, meron pong news, meron po silang SRO yata na ino-offer. Wait lang. Tama, stock rights offering with detachable warrant. So, meron po silang news matatapos lang ng kanilang meeting. Anyways, so anong gusto natin makita ngayon kay Tech? So, tanggalin ko na po ito, no? Na materialize naman na yan. Ito rin. So, congrats, congrats. Ito rin, congrats. So, ito yung ating colored box. So, extend ko lang, no? So, yung mga hiwaga nating box. Ayun, nauntog sa ating colored box. So, maganda ngayon kay Tech kung mamarapatin niya ay dito, papunta dito sa 847, no? So, kung kaya ni Tech yan, mas maganda po. So, that is equivalent to another 24% po, no? Kay Tech from the closing ng Friday. At kung mahulog naman po yan, ang cut loss nyo po dyan is around 7 to 8%. Okay po, Sir Darrenson. Yan. So, pero yung kumita dito na 20% kay Tech, congratulations po sa inyo. Ito po yan. Yan. Okay. Save. CPG. Ito yung dati natin, no?
gusto natin dito yan, or yung kumuha dito sa baba, buying level natin ito, lang po ah, tignan natin. Buying level natin yan, ito po yan. So that is 37%. So na-hit na po yung target natin na 37% dyan kay, what do you call this one? CPG or yung buying level dito, dito po yun, dito 20%. So congratulations po sa inyo, no? Ito yung gusto natin mangyari din dati, mula dito ay hindi na natin binura is sana mag-retrace siya dito, di ba? Tapos ibato natin dito. So that is around 46 to 47, 0.4647. So congratulations po sa kumita dyan and maganda po yung earnings niya, no? 66%, nagbigay din po ng dividend niya noong November 3. Okay, wait lang po ah, nag-materialize na yan. So ano ang next nating aabangan kay CPG? Kung kaya nyo po ay, wait lang, tignan natin. Yun. So medyo parabolic state to, no? Ang maganda ngayon kay CPG, kung kaya niya mula dito, ibato niya po dito yan. Dito lang, around 443. Wait lang, tingnan natin. Tama ba? Yan, tama. Around this level. Tapos, bago po siya pumanik doon. Okay? So, burin ko na to. So, ito, na-hit naman na. Lagay natin dito. Tanggal ko na itong cut loss. So ito po yung gusto natin makita kay CPG ngayon. So pag nakakuha kayo dito sa arrow natin, so that is 27%. And then your cut loss would be 6 to 7%. Okay, CPG then. Di ba tayo tapos kay Web? Parang tapos na tayo kay Web. Hindi pa tayo tapos. Wait lang ah. Web. Hindi pa. Tama. Okay. Kay Web. So, nag-materialize naman po yung mga level natin na to. Ito, hindi niya inubutan yung 15% na target natin, no? Sayang, no? Ayan, no? Sa 341. Pero, umabot po siya ng 12%. So, okay pa rin naman. So, congratulations sa mga kumita. Although ang initial target natin ay 15%, no? 12%, okay. Pero 15% yung target natin. So, congratulations pa rin. Kumita pa rin kayo dyan. Now, nasa buying range uli itong si Web. So, i-move po lang po ito, no? Kung makakuha kayo dyan, maganda. Tapos, initial target nyo uli ay 15%, gaya ng dati. Tapos, cut loss nyo po yan. At kung lumakas itong si Web at mag-operate na ulit talaga sila ng 100%, pwede po niyang abutan itong 455, which is 54%. Okay po? So, congratulations. Lepanto. Yun, si Lepanto natin. So, medyo gumaganda na yung mga kandila compared dati, no? Yun naman yung pero, eh, no? Pero. So, hanggat di nababasag itong trend line, okay ka dyan. Meron din siya dito. So, let's see. So, para safe ka, or safe kayo, bumili kayo sa breakout nitong trend. So, ang buy dyan is breakout sa trend. Buy on the breakout sa trend. Walang breakout, walang buy. Kasi pwede pong, anong mangyari dyan? Pwede pong mahulog yan dyan, no? So, ingat po tayo. Okay? NRCP. So, okay pa rin tayo kay NRCP. Hindi pa naman nai-hit yung target natin na 31%. But currently, we are up by 15%.
or 14%. So up na po kayo ng 14% dyan. Ang target natin ay 31%. Okay? Congratulations! Si Shell, Pilipinas. Power, power. O yun, malapit na si Shell sa ating book value niya po yan is 21 peso 30 cents. Isa rin po to sa mystery post ko nung mga nakaraan. So, target po dyan is 27%. If you would notice, now we are up by 18%. So, meron na lang po kayong natitira around 7% para sa ating initial TP. So, lumalakas po sila, no? Parang si Picor din, no? So, pero ang ano kasi dyan, baka pag ma-hit niya to, pag ma-hit niya itong ating initial target, baka po bumaba dito. Pag yan nangyari, maganda. And then, ibato natin siya dito. So, yan, dito natin ibabato yan. So, pag nangyari po yan, pag nag-materialize yan, so that is 30%. Eh, 36%. So, abang-abang po tayo. Okay? M-wide. Yun. Ating paboritong M-wide. Ito yung ating good entry nung nakaraan. Ayan nga. Dinising ko lang para makita nyo. Ayan. So, 22% yan. Good entry. So, 8% dito. Tanggalin na natin yan. Dito po yung good entry na yan. Yan. So, congratulations. Congrats. So, umangat pa rin, no? Yun, disclose ko lang din. Hindi ko lang kung nasabi ko sa inyo. Nagbenta ako ng M-White. So, binigyan na tayo ng mga dinner man ni M-White. Congrats. So, initial target ko lang dyan is 10 peso, 10.05. Kita nyo po to, yun. Kaya nagbenta tayo dyan. Siyempre, nirerespeto natin yung nilalagay natin mga levels. Okay? Now, so, dahil na-hit naman to, adjust ko lang po to dito. Dito ko na lang i-adjust. Yan. Anong maganda ngayon kay M-White ay kasi meron ding mga news na sinasabi wala daw siyang budget. No? Sabi ng NEDA yata yun para gawin yung NAIA. But anyways, ano naman po sila na meron daw po silang partner. No? So, ang next natin ngayon kay M-White, mukhang maganda po yung pinapakita niya. So, pwede kayong kumuha dito yung closing ng Friday. Bato nyo po dito sa 12.58. So, that is 33%. At then, ang cut loss nyo po dyan is around 9 to 10%. Okay? Wait lang. Yan. Mga 9 to 10%, 33% po ang target natin kay M-White. Boom! Next, home natin ay itong mga level natin dito. May 32, may 19%. So, na-hit naman na yung mga yan. 32% na-hit na. Mas sobra pa. So, congratulations sa inyo. Now, yung bumili po dito naman sa baba. Ayun. Ang target natin dyan is 946. So, that is 21%. Okay. So, currently, up na po kayo nyan kung kumuha kayo dyan. Nang up na kayo ng around 9%. So, congratulations po. And then, meron pa rin tayong at least another 11% na hinahabol or ini-aim para makompleto po yung TP natin na 21%. So, again, congratulations po sa inyo. Save. PPBI natin, ito, no? Ito yung mga buy on breakout natin. Ito yung mga inaral natin nung nakaraan. Ang nangyari, hindi na siya nag-retrace, hindi siya tumuloy ng todo-todo, but nag-retrace lang siya dito. Sa ating color box, nagpahinga siya, no? Congrats! So, ang nangyari dyan, nag-materialize ito. Itong ating, titignan niya lang. Itong ating breakout, tapos bounce, tapos up. Which is ito. Ito yung initial target natin dyan hanggang doon, which is 17 to 1750. So, that is 38%. Okay? So,
para pakita ko lang sa inyo, meron tayong binili, yung last buy ko ah, pinaka last buy ko kay APBI, kita nyo po yan. So, bumili po tayo noong October 7, last buy natin kay APBI ng around 1040. Yan. Yan yung last buy natin. So now we are still holding APBI. So hopefully, dito po tayo bumili banda. Yan, 1040. So now, yun yung po yung last na bili ko kay APBI, no? So hindi pa tayo nagbibenta. Naka-hold pa ako kay APBI. So, huwag nyo akong bubuhusan. So now, yung last buy natin na 1040. So we are up at least by 43%. Okay? So tignan natin, baka mag-materialize itong ating ginawang ito. So hopefully, ma-hit ni APBI itong 27 natin. So para maging bagger tayo, di ba? 27 yung max target natin ngayon so far sa kanya. So yun. So, yan, dinisclose ko lang sa inyo para makita nyo, nag-trade naman tayo ng mga nire-review natin, no? Okay, so sa mga, kung kaya, kung mag-retrace uli si APBI, okay siya. Ngayon, kung hindi siya mag-retrace from the current price to the initial target natin ng 1735, so meron po kayong hinahabol na 15% dyan. And then kung bumaba po yan dito, meron po kayong cut loss na around 7-8%. Okay? Aboitis power. Ayun. Kaya nyo si Aboitis. Strong support. Book value. Ito po yan. Ito yung ating what they call this one? Color box. So okay, okay siya. Pero pangit yung kandila niya, no? So, ano maganda kay AP? Kung makakuha kayo dito, kung bumaba si AP all the way dito, mas maganda. Tapos ibato nyo dito yan, 16%. Or ibato nyo dito, which is 28% sa 26 tsaka sa 31. So, mag-wait po tayo dito. Wait. Okay? Tapos, cut loss kayo ng around 5%. 5% lang. Tight. So, hopefully, abutan po ni AP yan, no? So, pag nangyari yan, pwede nyo ibato dito or pwede nyo ibato all the way sa taas. Okay po? Pure gold. Pure gold. Yan na, pure gold. Naalala nyo to, sabi natin, wait here. Mukhang abutan pa niya talaga itong wait here natin, ah. Sabi natin, kung bumalik siya dito, di ba? Tapos umangat, tapos bumalik. So, yung kumuha dito, pwede nyong i-cut loss dyan 7%, which is yung nakaraan nating review. Pero kung humina itong si Pure Gold, pwede nyong abutan uli itong ating color box. So, that is around, what, 39 peso? Yeah, around 39 peso. So, yung kumuha po dito sa level na to, cut loss nyo po, ulitin ko lang, is 7%. Okay? And then, pangit po yung medyo news lumalabas kay PAL, no? Kasi, ano daw eh, parang gustong magpa-default or gustong mag-file ng bankruptcy. So, titingnan natin ngayon kung anong tawag dito? Reaction ng market. Malaki rin po yung lugi niyan, no? So, hopefully, mag-resume na talaga yung mga flight. Or kahit mag-resume, hindi naman ganun kagaya dati na maraming tourist ang lumilipad, no? So, mga business class lang siguro yan. Or mga konti pa lang yung flight talaga, no? So, kung ako po sa inyo, unless na may magandang news tong si PAL,
iwas lang po muna tayo. Or kung mag-break siya dyan at mag-stay siya sa aba, mag-stay siya sa taas, so meaning if it stays above, ito yung good buying level natin. Good buy level. Yan. So, ito yung good buy level natin sa kanya. So, kailangan tayong maghintay. At pag nag-materialize po yun, pwede po yung iba to dito yan, 15 or pwede po dito yan na 30%. Ngayon, kung naman pong, anong tawag dito, bumaba talaga itong si PAL, pwede po yan dito, around here. And then, ibato nyo po dito yan. Yeah. So, yun ang aabangan natin kay PAL. Okay? Ito po is around 673 level. So, goodbye level yon or lagyan ko ng kulay ito ah. Wait here. Okay? So, yan dalawa. Kung mag-bounce siya dito, kuha kayo. Pero kung hindi, ayaan nyo lang. Dito kayo bumili, hintayin nyo. Para medyo malakas. Yun. Si Holcim natin. So, marami na rin tayong linya kay Holcim. Na-hit naman tong 22% natin na target last time. So, burahin ko na nga yan. Gusto natin kay Holcim is mag-retrace. So, nag-retrace po siya dito. No? So, congrats sa naghintay. So, imumove ko lang po ito dito. Yan. Ang buy natin. 20% in target nyo. 8.11. At ang cut loss nyo dyan ay 5 to 6% lang. Okay? Congrats! Congrats! Yun, si Annie, malapit na may yung target natin na 11%. Medyo maganda po yung pinapakita ni Annie, no? So, okay-okay tayo kay Annie dito. Burin ko lang to. So, meron tayong initial target na from this level, 11% kay Annie. Ngayon, mas maganda kung dito kayo bumili, 863, cut loss kayo ng 6%, target nyo 24%. So, meaning, nasa buying zone ngayon tong si Annie, no? Sige natin yan dyan. Yan. Gusto ko yung chart niya, gusto ko yung volume, gusto ko yung pinapakita niya. At may mga news din po tong si Annie, no? Abangan nyo yan, yan, no? So, basahin nyo po yung mga news nila para may idea po kayo sa development ng company. So, again, good buy po itong above 865. Cut loss lang kayo ng 6%, target kayo ng 24%. Kay Annie. Next, Bell. Ayun, si Bell. Si Bella Flores. No, na-hit na po yung target natin na 10% na quick target. Ito po. So, congrats. Tanggalin ko na itong cut loss niya. At ito namang dito na second natin na 176 na 19%. So, munting na po na niyang abutan. No? Umangat na tayo ng ano. We are up by 15%. Baka binentahan niyo na rin yan. Congrats pa rin sa inyo. Yun. Pero ang target natin yan, around 19 to 20%. So, ano ngayon ang, excuse me, gusto natin makita sa kanya. So, kung ngayon pa lang kayo kukuha kay Bell, alam ko, mukha lang to dito, pwede naman po, dito lang, kung makakuha kayo dito, mas maganda. Tapos, ibato nyo po dito yan sa 197. So, 23% po yan. At ang inyong cut loss naman ay around 4%. Okay? Ito po. 197, 23%. Or cut loss na 4%. RCB. Ayun, si RCB natin mula dito 26%. Muntik na niyang abutan, no? So ang inabot niya lang ay
22%, not bad, di ba? Baka binibentahan nyo na rin. Ganyan naman talaga, minsan masyadong mataas yung target natin, kaya hindi inaabutan, or minsan sumasakto naman, no? So, tapos sabi natin, kung hahabol kayo dito last time, target nyo dito, 9%, umangat naman siya. So, baka binentahan nyo rin, pero mga ano to, mga 5 to 6%. Not bad, no? Itong week na to, medyo hindi ganun kaganda yung galaw. 5% ng mga 200K or 100K, 5%, 5,000 din yun. Mabilis. But anyways, so, intact pa naman po tong yung chart ni, ano tawag dito, ni RCB. Almost naman, mga bangko, dumapa or bumaba. Mga blues, no? So, ano naman yun? Lahat naman sila. Hindi lang naman si RCB. So, okay pa tong chart ni RCB. So, ang next ko lang dyan ay, tanggalin ko lang po to, ah. Lipat ko lang to dito. At kagaya nitong ating, ano dati, kung makakuha kayo dyan. Ito, ayan. Kung makakuha kayo dyan, target po natin dyan, 25.15. So, that is 34%. So, okay pa tayo dyan kay RCB. Tapos, ang cut loss nyo po dyan ay around, yun, ano lang, maliit lang naman, 5 to 6%. Pero yung target nyo is 34%. Okay? So, 25 peso. Ito po yan, no? 25. Kung magbabay ka dito, target po 34%, and then cut loss po kayo ng around 5 to 6%. Okay? Save. Ito si Picor. Yun, power. So, malapit na siya sa target natin na ano, no? So, ito po. Sabi natin, mas gusto natin kung mag-retrace, pero hindi nag-retrace. Tapos, meron naman tayong 11% dyan. Yun, power. Mula sa baba. So, ito po yung ating mga pattern ng nakaraan. Hindi na natin binura. Ang next natin target kay Picor is 5 pesos. So, that is from here, 22%. 22 to 23% tayo dyan. Or kung sa baba ng color box, so that is around 19%. Okay, congratulations po sa mga kumita dyan. Or, kita nyo to? Mula dito, last time, ito, pakita lang natin. So, dati, yan, ganyan lang yan. Gusto nating mag-retrace, tapos ito yung tatargetin natin, 420. Kaya, kaso tinuloy na niya, no? So, hindi na siya nag-retrace. So, 11% po yan, congrats. So, kung ngayon naman, bumili kayo ng Friday, ang cut loss nyo naman dapat dyan ay, ayun ba ito, ayaw. 6%, ang target nyo 22%. Not bad, no? Maganda yung risk reward nyo dyan. Okay? PHP. Yun. So, nag-materialize po yung paghihintay natin, no? Retracement kay CHP. So, nasa buying level na siya. Ibato nyo po yun sa 193, so that is 19%. Or kung mabato nyo sa 210, that is 29%. Yun, congrats. Nagbunga yung paghihintay, so nasa buying level na siya, no? Bumalik na. Ayan po yung atin, wait here. Kita nyo to, for risk taker, nilagyan natin ng note yan. Then, cut loss kayo ng 5, target nyo 14%. And now, you are up by, kung sa mga risk taker natin dyan, up na kayo ng 6%. So, congratulations sa mga risk taker natin dyan, no? Naglagay tayo ng note. Congrats, you are up by 6% na. Yun, power! Mga mandirigma, emperador. So, si emperador po, nasa buying level pa rin yan or buying range na tinatawag natin. So, meron tayong quick na target na 8% at 15%. Then, our cut loss is around 3% lang, 3 to 4%. So, mas mataas po yung risk reward natin dito. You would notice this.
1162, 15%, or this level, around mga 1090 siguro to. So that is 8%. So nasa buying level na po tayo kay Emperador. PNX. Ayun, PNX. Ito pa tayo dito. Tagal-tagal na natin ginaano yan. Ginaano natin. Yun. Pambihirang earning na yan. 20 billion, no? Phoenix Petroleum. 1,200%. Siya na. May nanalo na. Iba din. Wait lang po, ha? Ilipin ko lang sa isa kong chart para mabigyan ko kayo ng magandang what do you call this one? Level. So, okay. May mga level tayong aabangan dyan. Around this. Tayo nito. Dito. Or dito. Yeah. It's either pumunta yan dito or pumunta yan doon. Okay? Now, kung kukuha na tayo dyan, so that is around 11% na mabilis. And then, your cut loss is around 3 to 5% lang. No? So, buying level na po natin ngayon to. So, abangan natin yan this coming weeks kung ano ang pakita sa atin ni PNX. So, meron tayong quick target na 11% kay PNX. So, and then MBT. Ayun, si MBT natin, no? Ang target natin dyan ay 21%. Tapos, meron din po tayong target dyan na 12%. Ito po yun. If you would notice, no? Muntik na niyang ma-hit tong 21% natin na 51. So, 12% lang po yung na-hit niya ito. So, kung binentahan nyo dyan, congratulations. Power, power. Yun. So, ano ang maganda ngayong tignan kay MBT, no? So, yung 21% natin na target is ang na-hit niya lang ay 17%. Ito po, 17%, no? So, congratulations. Kumita pa rin kayo dyan. Ngayon, mukhang maganda pa rin itong chart ni, what do you call this one? Chart ni MBT. I-move ko na lang po dito ha, sa what do you call, kanan. Yan, kaliwa. Sorry, kaliwa pala. Yan. Tapos kung kumuha kayo ng Friday, pwede rin naman. Ang target nyo po talaga dyan is 57. So that is 20%. And then your cut loss is around 7 to 8%. Okay? So may mga at least 1 to 3 kayo dyan. Ito po yung sa MBT natin. And then, BDO. Same kay BDO, na-hit na po yung ating 22% target. Ito po yun, 22% from this level. Tapos, kumuha kayo dito nung last review. So target po natin dyan, 11% sa 1117. So 117. Pero hindi po siya nag-materialize, no? So medyo pumula yung market natin. But on the buying level, umangat po yan ng at least 6%. So sa BDO, kung gusto nyo na itong 6% ng nakaraan, baka nagbenta na kayo, no? Pero again, our initial target is 11%. Now, ano ang next nating possible move kay anong tawag dito? Kay MBT. So, lagay ko lang to dito. So, maganda pa naman itong si MBT. So, imumove ko lang po ito dito. Tapos, pwede kayo, kung bigyan tayo ng MBT around 101, 102, maganda po yon. Tapos, ibato nyo po sa 117. So, 15% po yon. Ito yan. Yan. Kung makakuha kayo dito, ibato nyo po sa 117, 25. So, 15% po yon, no? Lagyan natin dito. Yan. Kung makakuha kayo dyan. Tapos, ibato nyo doon. And then, MPI. Ayun, si MPI. So, umangat naman siya. Tanggalin ko na nga itong mga to.
Noon. Ngayon, nasa buying level naman itong si MPI, ba't wala akong cut loss dito? Ilan po, liitan ko lang para hindi sila nagpapatong. So, pwede po kayo dyan, kung papasok pa lang kayo, wag, kung balak nyong pasukan, wag muna. Ngayon, kung kumuha na kayo last week, no, ulitin ko lang, kung kumuha kayo last week, ang cut loss nyo dyan is 5-6% kung last week kayo kumuha. Ngayon, kung wala pa kayong MPI at balak nyong kumuha, maghintay po tayo dito banda. Yan. So, wait lang. Ito, i-move ko dito to. Yun, para makita nyo kung yung cut loss, no? Yan. Ngayon naman, kung wala pa kayo, mas maganda, maghintay po kayo dyan. And then, ibabato po natin yan dito banda. Yun. So, that is equivalent to a potential gain of 19%. Okay? Yan. So, dito po banda yan, around 468. So, kung isusumpo po yan, kung makapaghintay kayo kay MPI dito, ibabato nyo po dito yan, mga 468, 470 yan. So, equivalent po dyan is 19%. Okay? Yun. Ah, tapos na po ang ating stock review. So, natapos po natin itong mga nasa listahan. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta sa ating weekly stock review. And yeah, if I may promote also, so next week po mag-start, next week ba? July 6th, mag-start po yung December batch ng Batman. Kung balak nyo lang pong sumali sa ating 3 weeks mentorship, PM nyo lang po ako. Okay? Or kung kumikita naman kayo, you don't need to, manood na lang po tayo ng mga weekly stock review natin. Okay po. Maraming pong salamat sa inyo ulit and have a good weekend. God bless.